Okay, next. Okay, si ito nagpakulo. Ewan ko. Marites. Ewan ko. Oh, akala ko. Hi. Oh, sino to? Oh, Ann. Okay, ikaw na, Ann. Ann? Hello po. Good afternoon po. Yes, Miss Ann? Opo, sir. Meron lang po akong isasangguni kasi... Ano yung location, Miss Ann? Dito po kami sa Makati, sir. Okay, anong problema? Meron po kasi akong nakaharap sa barangay. Binarangay po kami nung magulang na tungkol sa ingay at saka sa parking. So napag-ayusan na po namin yon. Ngayon po yung anak niya na nasa ibang bansa, marami pong pinupost against me. Meron po kasi kaming maliit na business, eskwelahan po. Tapos tinitreaten niya po ko, although hindi po siya nagbabanggit ng pangalan. Hindi rin po siya nagsasabi okay. ng... Oo. Okay, ang alam ko na yan. Alam ko na yan. First question, pag cyber libel ang pinag-uusapan or kahit ordinary libel, hindi kailangan nakalagay yung pangalan mo as long as you are properly identified. For example, dito sa street, Pilapil Street, sa Makati, yung eskwelahan na yan, yung isang eskwelahan lang, eh, ikaw yun. Parang ganun. So, hindi kailangan nakapangalan as long as properly identified. Enough okay. na yan to file case for libel. Okay. And one more thing po. Maraming salamat po. One more okay. thing po. Maaari po ba, halimbawa po, kasi po parang tinitreten niya, ipapasara daw yung school namin, ganyan, na enough po ba ang evidence? Kasi parang ipafile niya raw ako, legal action, ganyan, na kung halimbawa makapag-present sila ng video na may nakikita doon na may nagkakaroon ng konting kasiyahan. Kasi po nagkaroon kami ng celebration tapos parang may konting inuman doon pero hindi naman ho sa loob, sa may garahe lang. Okay. So is it parang enough po ba iyan para maipasara agad ang aming maliit na business? There is due process. Kung may violation on the license that was issued in your favor, pwede matanggal yung lisensya kung may violation. Pero iba naman yung violation sa school, iba naman yung mga ano, ginawa mong garahe nag-party kayo. So, yung pag-party pa yun. Parang, ang gusto niya po kasi parang nuisance. That's what... Ano, mag-file siya ng kaso. Right niya yan, mag-file ng kaso. At right mo din na na-depensa ng sarili mo. Opo, so, sabihin, opo. So, kuha na tayo mong hindi natin pwede siyang pigilan na mag-demanda laban sa'yo. Kasi right niya yun eh. But opo. Ang kaya mo is to prepare for your defense. Opo. Oh, so, opo. Kung matigas ang ulo yung kapitbahay mo na yan, wala, hindi talaga kayo magkasundo sa barangay kasi normally, mag-mediate kayo sa barangay para wala kayong problema. Opo. Kung hindi talaga magkasundo, you have no other choice but to prepare for your defense. Okay. Oh, okay. Ganun lang, ha? Okay. Maraming salamat po, sir. Thank you. Maraming. Bye-bye. Okay. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203 and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag or through Viber or WhatsApp. 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.